Karong tawad-tawad atong makauban ang representative or ang regional director sa HLURB niya. Napoy announcement ang PDIC. Okay, so why ni mga kapamilya aning may kalabutan aning unsa ni PD 957 atong sutang so, ato makauban sa linya si Attorney Miguel Palmahil ang regional director sa HLURB 11. Maayong buntag kanimo, Attorney. Yes, ma'am. May buntag. Sa tanan yung tagpaminaw. Sir, live na sa programang Serbisyo Patrol. Kanihigayon na lang po ni sir, no? Nga, kaning butat o sutaon kung unsa ang usapaning PD 957, sir, no? Kay kagahapon lang nabalita nato sa TV Patrol nga doon ay gidakop nga upa tulo ka mga tao tungod kay naka-violate ang PD 957. Unsa maning balaura, sir? Dali mo na siya ang main law nga nag-create yun sa HLUR, which is the Buyer's Protective Decree. That is in relation to Batas Mamansa 220. So, unsa man ang dapat ay bawaan sa usa ka buyer di ay kung mupalit sa ugyuta or usa ka kaning property nga kaning like puyanan ba, balay, housing, usay dapat niyang sutaon. Kaya para dili siya mabiktima, no? Okay. Kung naatay siguro gusto mo palit og balay or yuta ba, ang una gyud nga pangitaon is ang license to sell nga issued by HLURB. License to sell gikan sa HLURB. Oh, signed by me or kung kinsa ba ang kaning regional director ng area. Authorizing the subdivision developer and the property owner to sell subdivided lots developed by the subdivision developer. Subdivided lots, developed na ni siya. Developed so, yun. Usa ang license to sell ang una, ang ikaduha, sir, unsa ang kinanglan pangitaon? Ang development plan, na which is naay kaning corresponding na development permit issued by the local government unit kung asa tong project na bilong. Halimbawa, okay. There is a Davao City. Uh-huh. Kung naay gusto mo palit sa Davao City, tanawin sa niya, mga isa dito sa ahente or kung sa man ng broker, kopya sa license to sell an ang project na yung na-interesado. Tapos mahatag man na sila. Pag na mapakita, tanaw na yung development plan. Tapos kung duda pag yun siya, pwede siya mangayo o development permit. And just to make sure, naatay kopya sa atong website dari sa HLURB. Mato lang sila sa among website, hlrb.gov.ph, to check kung asa itong mga projects na na-license. Okay, so makita na niya diha sa HLURB. So, kaning gagahapon ay nadakpan, no, nga nagabaligya daw to sila o kaning mga lots or kaning mga raw lots. Medyo daku-daku man di ang, gamay lang siya kung isa lang kakaso ay mo ang na-file sa imo, ha? Pero tungod kay daghan ang mga complaints o per count man di ni sir, no? Kada isa, yes ma'am, kada isa kayuta na imong ibaligya, that is one count. Mo na ganyan na I'm warning those na kapamaligya o katong napay plan na magbuhat o illegal. Mo nang gibabalik-balik na ako no, for the longest time ang ako aning ginapaning kamutan yun ma'am na mo nang yun yung mga illegal nga developers. Kay ako mismo, how can I penalize katong mga regular developers kung kaning mga illegal developers yung kapadayon? So, tutupad yun nato nig maayo and nagasugod na yun na makatch up na sa katosang kapambuhat o illegal na para maundang yun eh para wala na yung mabiktima pa sa naisuon na to. Kay unsa na lang ang ingon sa katong mga legitimate mga developers sir no nga grabe kay makapitol ang gobyerno sa amo pero dili makadakop atong mga illegal nga nagabaligyan wa ana ba lain pod no nga as a regulatory body yes you regulate the subdivision kaning business especially itong mga sa no labi na itong mga gabuhat o illegal nga you stop put stop to that and para po matudluan po sila kung halimbawa monitor sila sa illegal padala na itong notice dili mong punta kaning pag mukomply lang mo in fact we are willing to assist para makomply lang to help you and to help katong mga nakapalit sa inyo na makomply lang ninyo ang standards nag-i-set sa ato ang balaod. Kaya naman ko tayo mga minimum standards o mga requirements nga gina-requisite sa ato ang balaod na dapat i-comply sa tanan development project. Sir, panangitan, sir, naiusa ka buyer o yuta nga nakapalit siya, no? Unya, dili man siya sigurado kung katong yung napalit nga yuta, doon na ba ito'y development plan? Na-titlean na, pero dili sure kung na ba ito'y development plan? Unsa'y pwedeng maitabo? Tulianin niya siya, ma'am, no? Nagpangitabo na nga na-issue na ang title. Today,
uban ana na ay fake title sa nang release na apoy tinuod tap ang title pero na de cloud or na de claim original nga kaning owner nga naay kaso sa courts but na transfer tong title ma-revert na balik or ma-cancel lang title nga na issue but again kung we have to protect the buyers we will do our best nga kato mga nakapalit maprotektahan it's either ma-retain tong property na to ma-comply lang tong standard sa balaod and we will assist kung ginsa tong mga nakabuhat og illegal nga mahimong legal ang projects or at galing the very least ma-refund in full ang ilahang nabayad kung di man ma-deliver ang title ma-refund in full and maka-claim pa sila og damages. Sir, yes sir, padayon sir. Oh, maka-claim sila og damages. But again, they have to file an appropriate administrative complaint diri sa among office. Tapos mahimong quasi-judicial body ang HLURB to hear and decide real estate cases filed by buyers. Against pero sir, pwede din na attorney nga kanang na type na issue na sa iya ang title. Pwede pa din na ma-revert kung galing nga makit-an nga nakalapas ni siya sa katong mga requisitos nga giset sa HLURB. As much as possible, ma'am, atuan nang i-try to avoid no kung naanag yung title. That's why I'm kapila ko ga sulat sa mga ROD. In fact, ang Davao City, nagana na may mayang relation ng mga pag naay makita nga gibuak-buak na subdivision, i-subdivide ang lots, ipadala dahil sa kuha. Unfortunately, sa Davao del Norte na ROD, nakasulat ko sila, but sa kuha daw sila yung technical capability. But right now, we are working with the local government units within Davao del Norte and we are petitioning the ROD to refrain from issuing titles subdivided of subdivided lots to prevent ganing-inganani nga problems later on. Mm-hmm. But, be that as it may, no, nga, naanag yun ang title, we'll do our best na ma-retain na as long as makumply. Kung di kayo makumply sa illegal developer, halimbawa, naagyo'y cloud or naagyo'y problem ang property, mm-hmm. pat nabuak-buak, syempre, makancel tong title eventually. We'll have that refunded for you to be refunded. Oh, so, i-refund sa imo, itong imuang nabayad. Okay, kung magbayad mo sila damages. Oo ba? Because naman mo na yung kaning, siyempre, ang imong kwarta, nagamit nila. Mm. Di ba? Tapos ang imong kwarta ang ibayad sa, halimbawa, ipalit ka sa 2015. Ang 1 million sa 2015 is no longer 1 million ang iyang purchasing power sa 2017. Di ba? Na may diferensya. So we have to take that into consideration. Plus, sa kaning perwisyo nga nahatag. So there will be always be damages. But then again, at noon saon, halimbawa, naanag yun ang title, magtinabangay na lang tanga maligal ang project kung pwede ba maligal yun siya. Halimbawa, wala problema. Pwede mahabol. Kung pwede mahabol. Mahabol ang iyang development plan. Oo, actually, nanay na yun sa nga, naitabo po nga, na-monitor na ito, ma'am. Pag-monitor niya, andin rin sa opisina, kay first time developer siya. Mm. Wala siya kabalo nga, na dito yung mga requirement, basta nalang siya yun tayo, ang isang device siya, pwede tag-iya. Mm-hmm. Clean iyang title. Na padala siya notice. Mm. Ito, they comply. Itabangan na ito sa LGU na maayos ang yung development plan, yung mga documents. Ito na, tagaan na siya development permit sa local government unit. May andin sa ito opisina. Ibayad siya katong mga requirements na ito sa license. Then, pag-review na comply ang mga standards sa itong balaod, i-issue na itong license na legal itong iyahang project. So, okay na to. Dili na to maapektuhan ang katong mga nakapalit atong mga yuta. Dili na maapektuhan, ma'am. Na, of course, naagyo na yung penalty for illegal for selling without license and selling without development permit. Uh-huh. Ako gani, ma'am, nag-penalize gani ko sa legal nga developer, no? Uh-huh. Kay naa sila yung mga pagpanglapas. All the more should I impose penalties to sa mga illegal. Sa mga illegal. Ayan. So sir, murag dagan-daghan ang mga gihupta ni mo din nga kanang naa sa listahan no nga katong mga naka-violate ni katong nagapamaligya bisag wala ni sunod no sa requisito sa balaod. Actually, dugay-dugay na ni Sil Ma'am no even before pa ni sa kong time na monitor as illegal gid padayon gyud nato na minus-minus anan gyud noon ni sila nga listahan. But hopefully within kaning pwede kung dili man karon tuiga or soon mahurot yun ni sila either makasuhan or mo comply sila sa balaod para maproteksyonan yun ang mga nakapalit sa ilang
illegal development. Ayan. So kung dunay mga questions labot sa ilang mga napalit nga yuta, kung lito mo ba tong ilang mga gipalitan or do na ba to'y development plan ang ilang mga napalit, pwede silang mo anha din na sa inyo hanga buhatan, sir. Asa gani nidapit ang HLURB, sir? Ang HLURB na address sa YAP Building, Kimpo Boulevard, second floor. At bang lang ni sa Motolite na building dire sa Kimpo Boulevard. Silingan mo sa Philippine Insurance. Oh yes, taas naman ang Philippine Insurance. Philippine Insurance. Nga authority ka niyo sana. Commission. Commission. Insurance Commission. Ayan. So, kung ano, kanang naidol sa, mention na lang na ako, para landmark na lang sa mga gusto mo. Naitapperware din ha? Tapperware. At bang sa Motolite. At bang sa Motolite. Mawag yun na, mawag yun na, kilit sa Tapperware at bang sa Motolite. That building na harami na, second floor. Second floor, okay. Nagkakain salamat, Attorney Miguel Palma Hilno, ang Regional Director sa HLURB 11. Thank you, sir. Salamat po kayo, ma'am. Salamat. Okay. CEO. Nainamutahan na din unsa ni HLURB, ma'am, unsa ni Housing and Land Use Regulatory Board. Mauni siya itong mga nag-regulate, aning mga lote, mga subdivisions, daghang pang-uban. So, mauto ha? Kung ano mo yung mga queries, ano mo yung mga pangutana, ano mo yung mga problema or question sa inyong mga gipangpalit ngayon, pwede mong muato dito. Or pwede po mong manawag. Ang ilang telephone number mauni, 224-5935. 224-5935. Ayan mga kapamilya, oras na ito, alas 10:23. Karong taod-taod, laing ahensya na po ang atong makauban karon, mga representatives sa PDIC. Pero dawaton una na ako ang balita. Mga mulo sa mga mananagat sa Island Garden City of Samal. Buot pa aksyonan. Patrol 30, ala na ba? Island, go ahead, Lan. Well, so matuod nga lahat kini sa Island Garden City of Samal, kini mga grupo sa mga isda nga na itok na kung ikaw ginawarot na kalawang pagkural ang ilahang mga fish landing area. Kaya lang sa pinag ipaabot ang reklamo dili sa Bureau of Fisheries ni nga kasampangan na nagpatabang usap sila sa kining information, papasabag information ikan sa media ubos kini sa Philippine Information Agency nga unta matagal kini og pagdagat i-tulog kini nga to kang Secretary Manipinyo sa DA ug naabot sa kini ilang problema. Clear nga nagmando si Secretary Pinyol ngadto sa iya usab nga tao nga naga-monitor sa abri sa tuwa sa Rion 11 og ni sa kini nga ilaha kini susihon og sa kasamtangan ilaha nga i-identify dinugasa kini mga resort o kini mga nagapangkural bisan og wala pa kini for sure list sa DENR. Gusto usab karon sa mga kining mga mangisda dinha sa Island Garden City of Samal na magkabaton sila o bisan na lamang kining ma-reserve ang kining fish landing area na giingong dili na sa magkatunggo basta-basta sa ilahang lugar gumikan kay sarihang mapalit na gani ang yuta nga dool o dagat na himoon o resort apilon Manila pagkural kurmatod pa ang kining paybayon na. Kala sa report, kini ang Radyo Patrol Ruwainta, Araba, sa ABS-CBN News sa DXAB. Salamat, Patrol 30, ala na abais na alaya. Kadila nga, ako lang tibawaso ni kay mag... yan na kay break, no? Karong wala. Okay, kadila nga na ay mga kwan. Mel, fully paid na ang among house and lottery sa NHA Bangkal, pero ang owner's copy sa title naka annotate pa sa memorandum of encumbrances nga naka-mortgage pa kini in favor sa National Housing Authority. Unsa pasabot nini? Ma'am, murag lalungkay na. Murag sounds French to me. Grabe. Pwede kang manawag sa ano? Kang Attorney Palma Hill kay mo. Yun ni siya ang murag makahimay o maka-explain sa imuha ani. No? Pwede kang manawag sa tut. Di lang ko ka-reply din sa among text, pero i-announce na lang na ako ilang hotline number. 224-595. May nang kanang sa eksperto or ihang kanang forte yun yan ng mga yuta-yuta diyan nato na i-explain sa'yo. Pangitaan si Attorney Miguel Palmahil, no? Siya ang regional director or ihang staff na pwedeng makafacilitate ani imuhang pangutana. Kay murag laum-laum yun kayo ni. Dili kayo na di carry sa akong powers, no? Katawa din ako mga bisita. Murag masunggo po ko ani ba? Kanang dili ko, alam mo yung sunggo, sir, ma'am? Nosebleed. Hindi mag-nosebleed. Anong tawag niyan sa Tagalog?